Hello guys, welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm. And today's video, magtataas naman po tayo ng balag. So kahapon po ay ating ibinaba dahil sa bagyong Karding. At ngayon nga po, magtataas naman tayo ng balag. Let's go! So yun guys, kung makikita nyo, nakababa pa patong balag. Ako po ay nakaupo. Yan, ito yung balag natin. Nakababa siya, tinanggal lang niya ang mga poste, mga tukod. So before po tayo magpatuloy, shoutout po muna sa ating mga kaibigan, mga followers, subscribers. And shoutout din kay SG, yung aming aso na nasa likod ko. Shoutout kay Rogue TV, kay George Manato, kay Ma'am Therese Kate Shahot. Shoutout po sa inyo. Si Brother Dennis Basic, Cedrex the Farmer, shoutout. Shoutout kay Mick Ibarra sa Japan. Yamomo Backyard, shoutout sa iyo sir. Sir Jopel the Farmer, ating mentor dito sa Pag-aampalaya. Si Edwin at sa Ipan TV, thank you sir sa support, sa panonood. And thank you, Pards Jordi Maloles. Shout out kay William Guzman ng Santo Tomas. Shout out kay Bernie Padilla ng Tanawan. Bro Kadamek, yan, shout out bro. Dyan lang, kapitbahay lang, taga Padre Garcia. Kay Sir Bebotilla, kay Mark Alonso, Mark Anthony Alonso, shout out. Kay Farm Boy ng Pangasinan, yan, mga vlogger din po yan. Kay Butter Agri Farm Vlog, shoutout bro. Shoutout kay J-Man Vlog, kay Joga Guapo at kay Papa Bear TV. Shoutout sa inyong lahat. So yan po, and then our verse, Psalms 91 verse 4. He will shelter you with His wings. You will find safety under His wings. His faithfulness is like a shield or a protective wall. So yan po. God's protection is number one para sa ating lahat. And syempre, kailangan din natin samahan ng aksyon. Yan. Ganyan itong ating ginawa. Pero praise God. Dahil hindi tayo dinaanan dito ng bagyo. Pero syempre, tayo ay nananalangin at nakikisimpatya sa mga na sentrohan ng bagyo sa parting Central Luzon at upper part ng Quezon and Bicol region. So dito po ay dahil nga signal number 2, tayo ay nagsigurado na at tayo ay nagbaba. Di bali ng sabihin natin na nagastusan sa pagbababa, pero siyempre hindi naman natin alam na hindi tayo dadaanan ng ganong kalakas. Ano po? Pero salamat sa at ganun na nangyari kaysa naman sa daanan pa tayo. Nakababa nga tayo tapos dinaanan ng bagyo. So mas lalong masakit yun. Mas maraming nasira. Unlike dito na tayo ay nag-prevent, and praise God dahil hindi tayo nadaanan. Kasi last September, signal number 2 din, or signal number 1 nga lang or 2. Ang lakas ng hangin, kaya yung mga papaya naming tanim dati dito ay halos namatay. Ang daming namatay noon. So hindi kami handa. Walang mga tulos ng kawayan yan, walang mga patigas para hindi matumba, kaya madaming namatay. And ngayon, dahil nga tayo ay nakapanood ng update sa DOST Pag-asa, yan, like po ninyo yung page nila para updated tayo sa weather forecast. So nasabi doon na sa mismong sentro ng pathway ng bagyo ay signal number 3, at possible na mag signal number 4 pa nga. Tapos dito sa Batangas ay signal number 2. Kaya siyempre,
yun, prevention tayo. At ito nga, ang ginawa natin, ito lang, yan, binaba natin yung balag. So yan, maya maya lang po, ay magdadating nga lang ating mga partners. Sabi ko sa kanila yung mga alas 7 pumasok dahil iniisip ko na baka nag-uulan pa rin. Kaya alas 7 ko na sila pinapasok. So yun, praise God dahil halos wala ng ulan. So yun po, bali praise God dahil kahapon buhat ng binalita ang bagyo dito po sa amin ay halos ambon lang ang dumaan. So parang walang bagyo kung tutusin. Dahil nga wala ring hangin, walang malakas na ulan, konting ambon lang. So yun, sa mga kasamahan nating farmers at saka sa mga kababayan natin na nadaanan ng bagyo, keep safe po and nawa po ay walang casualties, walang namatay, walang nasugatan. At ngayon nga po ay Lunes, September 26. So nagtingin po ulit tayo kanina sa DOST Pag-asa at nakalabas na po sa land area of responsibility ng Pilipinas. Ayan po. And mamaya po ating papanoorin, videohan yung kung paano naman ito itataas. So ito po medyo mahirap ang pagtataas nito kasi medyo mabigat pa rin. Hindi pa rin po kami kasi na dapat ngayong araw na to ang harvest namin. Sige, tingnan nyo, ang lalaki na rin. Ang lalaki na nito. Dapat ay ngayon talagang schedule ng harvest, pero dahil nga ganito nakababa, hindi makaka-harvest, kaya bukas na ang harvest nito. So yun po, at mamaya natin videohan yung pagtataas. Kasi kahapon yung pagbaba, mabilis lang. Ito ay nasa 3,000 to 4,000 square meter. Inabot lang siguro halos 15 minutes para ibaba itong balag. At ngayon nga po, na itataas naman, ito medyo mahirap. Kaya pinapasok ulit natin yung tatlo nating mga partners. And yun, atin na itataas para bukas makapag-harvest na tayo. So yun, mamaya na lang po yung actual video ng ating pagtataas. So ito po ay sineshare ko sa inyo itong ating vlog na to para magkaroon din po kayo ng idea na merong ganitong klase ng balag na kapag may bagyo pwedeng ibaba. So yun po. So ito na po, atin ang binabalik yung mga tukod. Muli, salamat sa Diyos at hindi dito dumaan ang bagyo. Konting ambon-ambon lang. Mga nakalapat pa sa lupa ang bunga ng iba. So ito po, patuloy na ating pinapataas yung balag. Ilalagyan ng tukod yung bawat pinagkrosan ng mga alambre or kawad. Pero medyo mahirap din nga po na ang pagtataas, lalo na kung tatatlong tao.
Kaya nag-request po sa atin na kung maaari ay magdagdag ng tao para mas madali. Although kahapon naman ay tinanong natin sila kung pwede na yung tatlo, kasi nga wala pa naman tayong experience sa ganitong pagtataas, pagbababa at pagtataas ng balag. Kaya siyempre tinatanong natin yung ating mga kasama dito based on kanila, based sa kanilang experience, kung ilang tao ba ang kaya, kung paano gawin. So tayo po ay bilang first timer ay open, kahit po tayo yung nagmamanage or may-ari dito sa farm. So dapat po tayo ay laging open-minded na makinig din sa kanilang sinasabi, lalo na kung sila yung may alam or sila yung may experience tungkol sa ganitong bagay. Dahil hindi porket tayo yung may-ari, tayo na lagi ang masusunod, tayo na lagi yung tama. Dapat ay marunong din tayong makinig, marunong tayong magtanong, dahil sa ganitong paraan mas lalo tayong magkakaroon ng maraming kaalaman, dahil sila naman po ay matagal na ring nagpa-farm at mas may experience sila kung tutuusin. At ang atin pong mga karanasan, kaalaman ay napapanood lamang din sa YouTube, nagtatanong lang din sa mga veterans na farmer. And even sa YouTube, hindi mo talaga agad mapapanood o makikita yung totoong actual na kailangan gawin. Minsan dito na talaga sa farm, sa actual na trabaho, doon mo malalaman yung mga adjustments at mga dapat na gawin. So dito po, medyo kaya naman ng tatlo, kaya nga lamang mas mahirap. Kaya eto, after nila itong maitayo, ay nagsabi sila na kung maaari ay magdagdag ng tao. At syempre, nagdagdag tayo ng tao para mas mapabilis, bukod sa mas mapabilis, ay syempre mas madali din yung pag-tutukod compare dito sa tatlong tao lamang. So, yan po ang ating practice dito sa farm. So yan po, iniulit ko po, mayroon pong ganitong klase ng pagbabalag na pwede nyong gayahin, dahil dito naman po sa farming ay gaya-gaya lang tayo. Pagka may nakita tayong maganda, may napanood tayong maganda, ating gayahin. Pagka may napanood tayong sa tingin natin ay hindi maganda para sa ating actual experience, so ating hindi natin i-adapt. Pero siyempre, dahil sa maganda, yun ang ating i-adapt. At praise God, dahil dito sa San Juan, Batangas, nung dumating ako dito ay ganito yung klase ng kanilang pagbabalag. So nung nasa Taiwan pa ako, lagi din ako nanonood ng mga vlog, at wala pa akong nakita na ganitong klase ng balag, na vlogger na may ganitong klase ng balag. So kaya ito po ay sineshare ko sa mga kapwa ko farmer na nagbabalag, nagtatanim ng mga ampalaya, upo, patola, at saka anything na may balag. So yun po. So ito na po, dumating na yung ating rescue. So nagpadagdag po ng tao, kaya ngayon sila ay lima na. So sa pagtataas po, mas maganda pala na ganito, na may halos tuwangan, kabilaan, para yung bigat ng balag ay mas madami yang bumubuhat, kaya mas madali nilang naitataas. So nagkataon lang po na talagang hindi pa kaya ng inyong lingkod na tumulong, dahil nung Friday ay nagpabuno tayo ng ngipin, at ngayon po ay Monday pa lang. So pinapahinga muna natin ang ating katawan, at baka ma-infeksyon or mabantag ang ating pinagbunutan ng ngipin. So yan, kung mapansin nyo po ay nasa 80 days pa lang po yung ating ampalaya, grafted na ang patola, grafted na ang ampalaya, at kung mapansin nyo po marami pang bunga, and at pwede pa po nating mapaganda ang bunga ulit.
Kasi nga kung tutusin, bata pa itong ating ampalaya. Kaya nag-take risk tayo na ibaba. Kasi mahirap nang maipagsapalaran. Sabi nga nila eh, nice the prank daw. Nice the prank daw ni Bagyong Karding. Kami dito sa San Juan. O ako dito sa farm dahil nga naibaba. Pero siyempre, mas okay na yung ganito na ready tayo. Kesa naman sa kakabakaba na baka bigla na lamang tayong hagupitin ng mga malalakas na hangin. Dahil nga nakasignal number 2 ang sabi sa DOST Pag-asa. And praise God dahil hindi tayo dinaanan dito ng bagyo. At praise God din dahil sa napapanood ko rin kanina sa Facebook na yung bundok Sierra Madre ay malaking tulong na bumasag sa bilis at lakas ng bagyong Karding. So salamat sa Diyos, una salamat sa Diyos at salamat din sa bundok ng Sierra Madre. So alagaan po natin ang mga kabundukan dito sa ating bansa dahil sila ang nagliligtas sa atin sa mga ganitong klase ng sakuna. Ganitong may bagyo ay napakalaking bagay na ang mga bagyo ay humihina kapag tumatama sa lupa. So yan po, again dito po sa ating Ampalaya Farming, sineshare ko po sa inyo itong klase ng balag na pwede nyong gawin sa inyong halamanan. So yan po ang ating practice. So yun guys, after almost 2 hours, actually mga kung nagsimula sila talaga na 5 tao agad mula simula, siguro mga wala pang 2 oras or 2 oras maximum na naitaas itong balag. So ang sukat po nitong ating balag ay siguro nasa 3,000 to 4,000 square meter. Yan po. Nakatayo na uli. So parang hindi siya naibaba. So medyo may stress lang po yan. Siyempre kahit pa paano ay nabanat ng konti yung mga stem niya. Kaya bukas ay ating abunuhan ng nitro bore. So bali ngayon po dapat ang harvest dahil nga kanina ay nakababa, so hindi pa tayo makapitas, kaya bukas tayo pipitas. Ayan po, naitayo na, balik na uli sa dating pwesto ang ating balag. So yan, parang walang nangyari. So yan po. So yan guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. So nawa po ay meron kayong natutunan dito sa ating video na shinare na itong ating balag ay pwedeng ibaba. Pwedeng siyang ibaba anytime na gustuhin natin. So yun po. Muli, God bless. Maraming salamat sa patuloy na panonood, pagsuporta sa ating channel. God bless po sa ating lahat and to God be the glory. Bye-bye. See you on the next video.